Hello mga tita, magandang araw sa inyong lahat. Tita, tito, ma'am at sir, ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano mag-fill up ng withdrawal slip sa card SME Bank. Marami kasi ang nagkakamali ng pagpirma dito sa withdrawal slip ng card SME Bank. Lalong-lalo kung ikaw ay representative, utusan lamang ng iyong kamag-anak para mag-withdraw sa iyong savings account. So, ngayon, i-guide ko kayo kung ano ang dapat pirmahan at paano mag-fill up ng withdrawal slip sa card SME Bank. Napakadali lang. Basic na basic lang ito para dun sa mga tita-tito natin. Ka-member natin sa card SME Bank. Ano? So, ganito. So, unang-una, makikita niyo dyan yung date. Yan, syempre, maglagay kayo ng date. Example ay 12, anong date ba ngayon? 30, 2020. Dapat laging buo yung inyong date at saka year. So, ngayon, account number. Makikita nyo sa inyong passbook. Doon sa inyong passbook. Ito, yan. Yan, passbook na tinatawag. Yan. Okay. Makikita nyo dyan ang account number. Ito. Tinakpan ko na muna. Okay. Kasi ay mahirap na. So, tinakpan ko ang account number. Yan. Dito mo yan ilalagay sa box. Example. 0205 10 12. Yan. 0 0 1 2 3 4 5. Yan. Okay. So, ngayon, example lang yan. Yan yung account number nyo na makikita sa passbook nyo o ledgers member nyo. Okay. So, sa ngayon ay ang withdrawal slip nila ay labis ng isang box. Kung ano lang yung account number na sa inyong ledgers, member, hindi yun lang yung ilalagay nyo. Okay? Sunod ay account name. Okay, lagay mo account. Example ay 1. Dilacus. Yan, okay? Ngayon, yan, lagay mo na ang pangalan mo. Sunod ay amount in words nung iyong withdrawin. Kung magkano. Example ay 1,000 pesos. 1,000 pesos only. Mga tito, mga tita. Okay? Buo, 1,000 pesos only. So, kung ikaw mismo ang magwi-withdraw at pupunta sa mismong bangko ng Card SME Bank, ay dito ka pipirma. Yan. Sa may check. Signature of depositor. Okay. After mong ma-receive ang pera o i-receive mo pa lang ang pera, dito ka na pipirma ulit. Sa signature of recipient. Okay. Pag pupunta ka at pinasa mong withdrawal slip, pipirma ka dito. Okay. Pag inabot sa'yo yung pera, okay, dito ka na pipirma ulit. So, may tendency rin na pwedeng pirma mo na dito at pirma mo na dito. Pero dapat ay dito ka lang muna pipirma after mong ma-receive yung pera. Di, papirma ka naman dito ng mga cashier, ng mga teller o kaya ng inyong mismong AO. Okay? Nagets nyo na kung kayo mismo ang pupunta sa bangko. Kayo mismong depositor. Okay? Pero, kung kayo naman ay nag-utos, mga tita, mga tito, mga ma'am, mga sir, ano po? Dito kayo mag-fill up. Tama yan. Pirmahan niya yan. Okay? Dito kayo mag-pirma. Okay? Then, malinaw po ha kung kayo po ay mag-uutos. Ito, signature of depositor.
Then ito ulit. Ito. Yan. Yan naman ang inyong pipirmahan. Yung signature of depositor. Okay? Pag kayo mismo ang pupunta sa bangko, sa Card SME Bank, dito kayo pipirma. At dito. Okay? Pero kung kayo ang kung kayo ay mag-uutos lamang, dito kayo pipirma. Okay? And then dito, pipirma kayo sa signature of depositor. Ito, hindi nyo na kailangang pirmahan. Okay? Kasi ang pipirma dito, yung inutusan nyo, mga tita, mga tito, mga ma'am, mga sir. Okay po, maliwanag. Then, sa mga mag-uutos lamang pala sa mga depositor, kung kayo'y mag-fill up ng withdrawal slip, bawal ang erasure o kahit anong bura. O kaya itong zero, example, itong zero, inulit mong ganyan, yan, bawal na bawal po siya. Ano po? Kailangan ng pirma ninyo mismo. Yung kung sino ang may account, siya ang pipirma. Okay? Example, yan, nabura na. Okay? Burado na siya na napatunganan ng isang sulat ulit. Hindi na siya ino-honored ng Card SME Bank, lalo kung ikaw ay representative lamang, nautusan ka lamang. Okay? Ang mangyayari, ay di kailangan nating papirmahan dito si mismong member. Kailangan nating papirmahin si Juan de la Cruz mismo. Hindi yung inutusan ng papermahan. Kung di si Juan de la Cruz. Paliwanag, mga tita, mga tito. Okay? Example, ito pa. Yan, yung pag-fill up ko kaninang Juan, medyo malabo. Nalabuan kayo. Yan. Inulit nyo ulit na ganyan. Tapos, pinapunta nyo yung inyong inutusan. Bawal na po yan. Kung magkataong ganito man ang nangyari, at isa lang ang inyong withdrawal slip na naitabi, ay di gawin nyo, pirmahan nyo na sa ibabaw. Pipirmahan ni Juan de la Cruz, hindi yung nag-utos. Maliwanag? Okay? At isa pa, lagyan nyo ng cellphone number sa likod. Okay, 09-12-3-4-5-6-7-8. Example lang yan. Lagyan nyo ng mismong cellphone number ni Juan de la Cruz. Kasi kukonfirmahin yan kung talagang inutusan kayo ni Juan de la Cruz na mag-withdraw. Okay, at syempre bukod doon, merong hinihinging verification slip kay AO nyo, sa account officer nyo, bago kayo makapag-withdraw sa mga kanilang blue or branch light unit. Verification yun. Ito, example ng verification. Papakita ko sa inyo. Yan. Okay? Yan yung verification. Kung magkano lang nakalagay dyan, yun lang yung pwede nyong ma-withdraw. Okay? Yun lang. Kung kayo may tanong, ay di mag-comment lang sa ating inbox. So, sana nakatulong ako mga tita, mga tito, mga ma'am, mga sir. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga bagong video ko. Samut-saring mga video, Card SME Bank, tungkol sa mga microfinance, tungkol sa mga mobile cellphone, sa mga cellphone. Okay? Yun lang. Maraming salamat. Bye-bye!